Natatakot si Charlie na malaman ni Madam Arya ang katotohanan na siya ang pasimuno kung bakit mayroong korupsyon sa loob ng kumpanya. Kung kaya't ninais niya sana na patahimikin na nga itong si Dindo na siyang naging assistant niya para magawa ang naturang korupsyon. Ngunit nabigo siya, maging si Ina ay hindi niya napatahimik sapagkat ang kanyang inutusan na tauhan ay pumalya. Nakataka si Ina kung kaya't agad-agad si Lola Arya ay nagpatawag ng meeting dahil sa natuklasan itong si Ina. Nalantad na nga sa lahat dahil nakapagsalita na rin itong si Dindo dito kay Ina. At ngayon ipinakita na nga ang mga papel na ginawa sa pag-imbestiga nitong si Ina. Kaya naman galit na galit si Lola Arya kung kaya't sinabi niya napakasakit sa kanya na malaman ang katotohanan dahil inaasahan siya ng matanda. Nagdiwala ng husto kay Charlie subalit hindi niya sukatakalain na ito din pala ang sisira sa kanya. Laman niya na malaki ang pera na nawala at ito ang pakana nitong si Charlie. Siya mismo ang nagpahintulot sa mga ito at malamang nasa kanya din ang pera na malaki. Kung kaya't hindi mapapatawad ni Lola Arya ang ginawa ni Charlie, gusto nito na mapalayas na sa naturang kumpanya dahil siya ang anay na sumisira sa naturang kumpanya. Subalit nag-aalibay pa rin ang mga ito. Magiging itong si Joanna at itong si Juan ay hindi naniniwala sa investigasyon na ginawa nitong si Ina. Naggagawa lang umano ng kwento itong si Ina. Palibhasa ay kamping-kampi siya sila sa abogado. Ito din kasi ang sinasandalan nila itong si Charlie. Ang hindi nila alam, pinapaikot lang sila nitong si Charlie dahil meron talaga itong interest sa kumpanya. Maging ang asawa nitong si Lani na nangingialam at isa din sa namumuno sa plano. Gusto na nga nitong mawala si Lola Arya sa naturang kumpanya nang sa ganun madali nilang makuha ito at mapalaya si Ina. At sa pagkakataong yun ay naging mautak itong si Charlie. Sinabihan niya ito matapos matuklasan ang sakit ni Lola Arya na manluloko o manutong si Ina. At dahil doon, mapapawalang bisa o mano ang nilagdaan na pirma nitong si Lola Arya kung saan siya ay magiging CEO dahil na rin sa siya ay may sakit na Alzheimer. Inabi pa ni Charlie na niluloko at inuuto o mano ni Ina ang matandang si Lola Arya nang sa ganun ay mapasunod nito at siya ang mumumuno ng kumpanya. Ngunit hindi nagustuhan ni Lola Arya ang kanyang may pinagsasabi. Pinagtanggol ni Lola Arya itong si Ina at sinabihan niya itong si Charlie na mali ang kanyang mga pinagsasabi. Walang ibang manlulukod dito kundi ito nga si Charlie kung kaya't siya dapat ang lumaya sa kanyang kumpanya.